Ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kwento. Ang tampok sa araw na ito ay ang kwento ng magkapatid. Halina at pakinggan ang kwento ng buhay ni Angie at Maribel. Halos magkandara pa kami ni ate katatakbo papunta sa hospital nang malaman namin na isinugod si mama. Kakauwi lang namin galing sa school alas 5 na ng hapon. Sa mabilis na pagtakbo namin ni ate, kasabay noon ay ang paghagulgol. Takot kami na hindi na namin maabutan si mama ng buhay. Bukas ng pinto, ayun na ang tuluyang nagpadurog sa puso namin. Time of death, 6:05 PM. Halos magsisigaw kami ni ate doon. Napakasakit na hindi ko man lang nasabi kay mama kung gaano ko siya kamahal at ganoon din si ate. Nayakap nga namin siya pero wala ng buhay. Napakasakit isipin. Hindi ko matanggap na kanina lang ay kasama pa namin siya. Tapos pag-uwi namin ay malamig na bangkay na. Halos maubos ang luha ko. Hindi ako tumigil sa paghalik sa kanya. Sayang at hindi man lang niya narinig ang mga sasabihin ko. Mula nang ipanganak ako at ngayong 17 anyos na ako, ay si mama at si ate ko lang ang nakagisnan ko. 3 taon lang ang angkwat ni ate sa akin. Namatay si mama sa sakit sa kidney. Malubha na ito nang hindi man lang namin nalalaman. Itinago niya sa amin ang kanyang sakit at ang kanyang kondisyon. 5 araw lang namin ibinuro si mama at inilibing niya rin kinabukasan. Si Tito Arman lang na kapatid ni mama sa amin ang gustong kumukup sa amin ni ate. Pero sabi ni Tito Arman ay ako lamang muna raw ang mapag-aaral niya at sa susunod na taon na si ate. Agad namang pumanggap si ate, pasalamat na raw kami doon dahil kahit papano ay mapag-aaral niya ang isa sa amin. Sa probinsya na nangkapis kami tumira, kina Tito Arman at inayos na rin ni Tito ang pag-transfer sa akin. Sa unang 2 buwan ay maayos naman ang pakikitungo sa amin ni Tito. Hindi kami nagkukulang sa pagkain at kahit sa gastusin sa school ko. Malimit niyang bilhan ang mga gamit si ate dahil si ate raw ang kumikilos sa bahay. Natutuwa naman si ate dahil napakabait ni Tito sa amin. Lumipas pa ang 3 buwan at malapit nang matapos ang buong taon ko sa high school. Masyado na rin akong busy sa mga exam ko dahil gagraduate na ako sa high school. Maaga akong pinauwi ni ma'am dahil ako lang ang madaling nakatapos sa exam ko. Dahan-dahan akong pumasok sa bahay at si ate nga ay naabutan ko na nakaupo sa sala na nanonood ng TV. Agad kong tinabihan siya at niyakap. Pero laking pagtataka ko sa naging reaksyon niya. Takot na takot siya at may luha din sa kanyang mata. Nang makita niya ako na nakatitig sa kanya, tumungo lang ito. Tinanong ko siya ng paulit-ulit kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon niya at kung bakit umiiyak siya. Pero ang sagot niya sa akin ay naminis niya lang si mama. Umipas pa ang mga araw ay lalong lumalala si ate. Sobra na siyang magugulatin at matatakotin. Hindi na rin malimit makipag-usap sa akin. Yun ang pinagtataka ko ng sobra. Kahit anong tanong ko kay ate, ay wala talaga siyang sagot sa akin. Wala akong ibang matanungan at gusto ko talaga malaman kung bakit nagkakaganon si ate. Kaya pagpasok ko kinabukasan, ay nagsadya akong kausapin ang aking guro. Sinabi ko ang tungkol kay ate. Sobra kong close si ma'am, kaya alam ko na siya lang ang makakatulong sa akin. Pagkatapos ko magkwento sa kanya, ay in-advise niya ako na mas mainam na magtungo kami sa hospital para maipatingin si ate. Baka may masama siyang nararamdaman at hindi lang ito makapagsabi sa akin. Pagkatapos namin mag-usap, ay agad akong umuwi dahil nag-aalala talaga ako kay ate. Sarado ang pinto ng bahay. Naisip ko na nasa kwarto siguro si ate. Hindi pa ako nakakalampas sa sala, nakita kong lumabas si ate sa CR. At laking gulat ko
Nakasunod niya si Tito Arman. Nakatapis lang ito ng tuwalya. Sobra ang gulat ko sa nakita ko at palitan ang tingin ko sa kanila. Agad na nagsalita si Tito. Tinanong niya ako kung bakit ang aga kong uwi. At si ate naman ay nagsalita rin agad. Nagpahilot daw sa kanya si Tito Arman. Nahirapan daw kasi siyang kuskusin ang kanyang katawan. Pagkatapos ng salita ni ate ay hindi na ito makatingin sa akin at nagtungo na sa kusina. Pagpasok ko sa school ay kinuwento ko ulit kayo ng kung nangyari. Tulad ng napag-usapan namin, sabihin ko raw lahat sa kanya ang nangyayari sa amin. At sa huli ay ipinigay niya ang kanyang number in case raw na kailangan ko siya. Lumipas pa ulit ang 6 na araw. Dumating na ulit si Tito Arman galing sa trabaho niya. Lingguhan siya kung umuwi. Nag-iiwan na siya ng pang-grocery namin at pang-gastos para sa ulam at para sa school ko. Dahil na rin sa pagod ko ay maaga akong nakatulog. Nirush ko na kasi ang mga projects ko. 5 a.m. na ng umaga ng maanong pumatan ako. Nawala na si ate sa tabi ko. Nagtataka ako dahil hindi gumigising si ate ng ganoon kaaga. Lalo't alam niyang walang pasok kinabukasan si Tito Arman. Babango na sana ako nang may kaunting ingay akong narinig sa kwarto ni Tito Arman na nasa kabila lamang. Idiniit ko ang aking tenga sa plywood na siyang nagsisilbing harang nito. Pero habang tumatagal ay lumalakas na ito sa pandinig ko. Si ate. Tama ako. Si ate ay nasa loob ng kwarto ni Tito Arman. Hindi ako nagkakamali. Ang lakas ng kaba ko. Halos nanginginig na ang katawan ko. Humanap ako ng butas na pwede kong masilip ang nangyayari sa loob. Sobrang malaki ang mga mata ko. Nag-umpisa na rin tumulo ang luha ko. Nakapatong si Tito Arman kay ate. Habang hawak nito ang kanyang kamay, umiiyak ito, nagpukumiglas, takot na takot habang ginagawa ni Tito Arman ang kababuyan sa kanya. Hindi ako nagsayang ng oras, nag-miss call muna ako sa aking guro ng 2 beses, para kung sakaling tulog pa siya, ay mababasa niya agad ang mga text ko sa kanya. Sobra-sobra na ang takot ko, nanginginig ako, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, galit, uawa kay ate. Iyak ako ng iyak sa kwarto, nananalangin na sana bilisan nila ang pag-rescue sa amin. Hindi pa lumilipas ang 30 minuto, kumalampag na ang pinto. Narinig ko na sumisigaw si ate. Agad akong tumayo at nakita ko si ma'am na binalot ang katawan ni ate ng kumo. Nakatulala lang si ate. Para kaming nasa isang taping para sa gagawing movie. Ganoon ang eksena. Maraming pulis, tanod, at mga taong nakikiusyoso. Madali kong niyakap si ate at doon na kami nag-iyakan. Awang-awa ako sa kanya at napakasakit sa akin na nahuli ako para tulungan siya. Dinala kami sa police station at naging kaagapay namin si ma'am sa lahat ng hakbang na aming gagawin para kami ay makapagsampa ng kaso kay Tito Arman. Ganito ang naging testimonya ni ate sa mga pulis kung bakit hindi siya nagsumbong, gayong malaya naman siya itong gawin. Nagsimula raw ito ng 3 buwan na kaming nakatira kay Tito Arman. Una raw ay inutusan siya nitong magpahilod sa likod niya. Akala niya ay yun lang talaga ang ipagagawa nito. Pero laking gulat niya raw nang naghubad ito sa harapan niya at ipinakita ang maselang bahagi nito. Kahit anong gawin niya ay hindi raw siya nito pinakawalan hanggang sa ginawa na nito ang panggagahasa sa kanya. Tuwing uuwi raw ito kada linggo ay pinagsasamantalahan siya nito. Tinakot raw siya ni Tito Arman na kapag nagsumbong siya ay pati raw ako ay gagalawin ito. At kapag naglaban kami dalawa ay ibibenta niya raw kami para maging isang bayang babae. Kahit anong gawin raw namin ay hindi na kami makakawala. Marami
siyang pwedeng gawin. At isa pang ikinatakot ni ate ay ang patayin kanyang dalawa. Takot siyang may gawin sa akin si Tito Arman, kaya pinabayaan niya lahat ng ginawa sa kanya. Dahil nakita niya kay Tito ang kahayupan na noon niya lang raw nakita sa tanan ng buhay niya. Pinapaso rin ang kanyang hita ng sigarilyo kapag nag-iingay siya kapag ginagamit siya nito. Sinasakal at sinusuntok sa tiyan, kaya takot na takot siyang magsundo. Pumayas man daw kaming dalawa ay wala kaming ibang mapupuntahan at kayang-kaya niya kaming hanapin para patayin. Kaya tiniis ni ate ang lahat. Sa ngayon ay maraming tumutulong sa amin at si ate ay dumadaan na rin sa gamutan dahil sobra itong natroma at na-depress. Si Tito Arman ay makukulong ng walang piyansa at maaari pang mabulok sa kulungan. Diyan po nagtatapos ang part 1 ng kwento ng magkapatid. Kung nagustuhan mo ang kwento, ay paki-like mo naman ito. At kung bago ka lang, mag-subscribe ka at i-click mo lang ang notification bell para updated ka sa susunod ng kwento. Abangan po ulit ang part 2 ng ating kwento. Maraming salamat!